Dumepensa ang SSS o ang Social Security System at ang LRA o ang Land Registration Authority matapos silang sitahin ni Pangulong Duterte dahil sa mabagal daw nilang sistema. May mga ginagawa naman daw silang hakbang para mapabuti ang kanilang serbisyo. My live report, si Raffy Tima. Raffy? Kakulangan sa mga tauhan at dami ng kailangan serbisyuhan, ilan lang yan, Jessica, sa mga naging dahilan ng ilang ahensya ng gobyerno sa pag-amin na marami nga silang natatanggap na reklamo patungkol sa kanilang mga serbisyo. Pero taon-taon naman daw ay sinusubukan nilang pagandahin at ayusin ang kanilang mga proseso. Nakuha ng burial ko. November 26, siya namatay. Napaiyak si Alininita sa bili habang nagkukwento ng kanyang dinana sa pagkuha ng burial claim sa SSS. Galing pa siya ng Navalbiliran, pero nagdesisyon siyang sa main office ng SSS sa Quezon City na magproseso ng funeral claim para daw mas mabilis. June 12 siya dumating na Maynila, pero pinabalik daw siya ng July 17 para kompletuhin ang papeles. Nang makabalik, hininga naman siya ng LSO marriage certificate. Kaya ang ending, sa labas ng LSO office na siya nagpalipas ng gabi para makatipid sa pamasahe. Nang makuha ang marriage certificate, ang original na resibo naman ng punerarya ang hinihingi sa kanya. Aga-aga, punta ako dito. Tapos pagdating, sabi niya na binigay ko sa kanya yung sa kasal na lang daw namin ang wala. Na sabi ni ma'am na hingi na po siya ng original sa punerarya. Niya sabi ko, ma'am, magtawag na lang ako sa biliran. Elvis, hinalang Elvis. Hirap na ako. Sa Land Registration Authority naman, nadat na namin si Janet na pumila buong umaga para makakuha ng Certificate of True Copy of Title. Medyo nahirapan lang kami kasi nga hindi na namin maintindihan kung anong dapat namin kuhanin. Dahil tinuturo kami dito, tinuturo pa naman kami dito. Pero kahit paano naman, ho, meron na rin kami nakuhang mga requirements. Babalikan na lang po namin. Kabilang ang SSS at LRA sa mga sinabihan ni Pangulong Duterte na dapat ayusin ang serbisyo. Paliwanag ni SSS Senior Vice President Voltaire Agas, hindi raw maiiwasan ang mga reklamo, lalo't 35 million ang bilang ng kanilang kliyente, habang 1 million lang ang kanilang empleyado. Compared to the other agencies, talaga naman, i-ratio na lang natin. Definitely, there will be more issues that will be raised with the SSS. So the SSS has been cited naman in the past na we have been responding very well to the, to the concerns. Iginit din ni LRA Deputy Administrator Ronald Urtile na patuloy ang pagpapabuti nila sa kanilang serbisyo. Sinita rin ng Pangulo ang LTO, BIR at Pag-ibig. Pero sa mga nadat na ng GMA News sa mga nakapila para sa bagong lisensya at rehistro, walang nagre-reklamo. Nainaim po ako dumating. Nakaprocess ka naman kagad, hindi tulad dati na maghihintay ka ng number. Kaya mabilis po ngayon. Bumilis na rin daw ang pagkuha ng NBI clearance mula nang ipatupad nilang online registration noong 2015. Pag natapos yon at walang lumabas sa monitor ng computer na hit, in less than 2 minutes you can get your clearance. Garantisado yon, kasi dire-diretso ka na dun sa clearance section namin. Mabilis yung online. Dahil pagdating mo dito, i-confirm mo na lang sa taas kung hindi pa nila na-receive yung payment mo. Pagdating dito, picture ka agad. Maantala ka lang kapag may makitang problema sa iyong record o kung nagkataong marami kang kasabay na walk-in applicants. Ang mga wala kasing internet access, pwedeng dumiretso sa NBI office at doon libreng gumamit ng computer. Dalawang bagay yon pag nag-hit traffic. Either may kapangalan ka or may kaso ka. Kung yung kapangalan mo may kaso, that would cause additional delay. Pero si Janwell na nag-walk-in para magparinyo ng clearance, 3 oras daw bago nakarating sa releasing section. Saan nagtagal yung process nito? Sa taas po, sa pila lang po talaga. Maraming tao lang talaga nag-apply? Opo, marami. Tsaka konti lang yung tailor po. Ilan lang yung tailor na umasikaso sa inyo? Kung sa pila po namin, 2 tailor lang po, then nag-out na po yung 1 tailor kaya masyadong mabagal yung usad po. Sinusubukan pa namin kunan ng pahayag ang BIR at ang Pag-ibig kaugnay ng puna ng Pangulo.
Jessica, kanina lang ay nagbigay na ng pahayag ang Pag-ibig Fund at ayon sa kanila, ay bumaba ng mahigit 70% ang reklamo laban sa kanila sa 888 Citizens Hotline sa unang anim na buwan ng taon. Dahil dayon sa mga sistemang inilatag na nila buong bilang tugon sa mga natanggap nila mga concerns sa noon. Patuloy na daw ang pag-update nila sa kanilang sistema. Jessica? Rafi, so much improved yung NBI. No? Although in fairness, hindi sila binanggit ng Pangulo. Ha? Yung lima lang, no? SSS, LRA, Pag-ibig, BIR, at saka LTO. Yun lang yung mga binanggit ng Pangulo. Pero naisama na rin natin ang NBI sa report mo kasi much improved sila. Although meron pa rin mga kailangang ayusin. Like yung, yun nga, mabagal yung pila. Yes, Jessica, dahil matatanda naman natin na ilang taon yung nakakaraan, talagang blockbuster ika nga ang pila pagdating sa NBI. Doon nga sa kanilang main office, buong araw kung magtagal doon yung mga nag-a-apply ng NBI clearance noon, madaling araw dumarating at nakukuha nilang kayo mga clearance pag sinuwerte sila sa hapon. So ngayon ay malaki na yung improvement. Ang sinasabi ngayon ng NBI ay kung walang aberya at wala namang ganong pila, 2 minutes lang makukuha mo na yung clearance. So magandang balita yan. Ibig sabihin, pwede naman talagang mapaganda yung proseso, mapabilis yung pagkuha ng mga serbisyo mula sa mga ahensyang ng gobyerno ito, Jessica. Okay, pag-usapan natin yung kawawang lola, no, na pumipila dun sa SSS na galing pa ng biliran, tapos pabalik-balik, pinapabalik siya. I wonder, Rafi, di ba pag umpisa pa lang, dapat meron ka ng klaro, no, na listahan ng mga requirements nila. Hindi yung ganun, kinuha niya yung isang dokumento, pagbalik niya, iba naman yung hinahanap, resibo na ng punerarya, tapos marriage certificate na. Hindi ba pwedeng gawin nila kayang madali? Umpisa pa lang, meron ng listahan. No? Kaya baka sa mga regional offices pa lang nila, nakalagay na kung ano yung mga requirements. Para kung kailangan pumunta rito nung, sa head office nila yung claimant, ready na lahat ng mga papeles. Hindi yung pabalik-balik, lalo na yung lola, no? Galing pa ng biliran. Yun na nga, Jessica, ang isa raw talagang dapat gawin ng mga nag-a-apply ng clearances, ng mga licenses, dapat alamin nila kung ano yung mga requirements talaga. At makikita na raw yan sa lahat ng website ng mga government agencies. Lahat naman daw ng mga website, ng mga government agencies ngayon ay may sarili nilang website. At naroon yung mga requirements. At kuminsan ay nagbabago ito kada 6 months or kada taon. So maganda, nakabago ka pumunta dun sa iyong opisinang pupuntahan, alamin mo muna kung ano yung mga pinakabagong requirements at yung mga bagay na hindi dapat dalhin o kaya hindi ini-honor anong mga government agencies na ito. Yung mga nakausap natin na Jessica na eksperto na rito sa usaping ito, dalawa yung kanilang sinasabi. Una, yung presumption of regularity. Kaya ka pinapabalik dahil talagang kulang yung mga papeles at hindi mo alam kung ano yung mga talagang requirements sa yung pagproseso sa yung mga dokumento. Isa yan. Yung isa naman ay talagang pinapabalik-balik ka dahil meron silang gustong kunin sa'yo. Yun daw yung isang dahilan kung bakit naaantala at pinapabalik-balik yung mga nag-a-apply ng mga licenses at mga dokumento. So dalawa yan, Jessica. So yung pagtugon naman, pagka may presumption of regularity, isa lang ayon, nasa responsibilidad na raw talaga na nag-a-apply na alamin kung ano talaga yung mga requirements at dalhin nila at siguraduhin kumpleto yon bago sila dumating at mag-apply. Karamihan daw siguro mga 60 to 70% ng mga naaantala pagdating sa mga dokumento ay dahil sa kulang-kulang ng mga dokumento o kaya naman ay magdadala ng ID na hindi naman ino-honor. Pag sinabi kasing government ID, hindi po pwede yung barangay. Dapat ay either passport o mga ini-issue ng mga main government agencies, Jessica. So ito rin yung kailangang tugunan din naman ng mga nag-a-apply para matulungan nila yung kanilang sarili na mapabilis yung proseso ng pagkuha nila ng mga dokumento, Jessica. Pero like si Lola, no, senior citizen na ito, dapat man lang merong talagang mga umaalalay sa mga katulad niya, lalo na namatayan. No? Medyo, syempre, maraming pinagdaanan yung lola, layo ng pinanggalingan, sana binanggit na agad-agad, no, na ito ho yung mga kailangan nyo, hindi yung pagbalik niya, may bagong dokumento. Base sa kwento niya, ha, Rafi, kasi syempre kailangan din siguro natin makausap yung, kung sino man yung kausap niya sa SSS. Pero these examples, no, sana magkaroon ng hotline o help desk
os senior. Meron na dapat ngayon mga help desk lalo na para sa mga senior citizen eh, di ba? Baka doon pa lang eh, for starters, yun pa lang gawin na nila agad. At saka ang pinagtataka ko lang naman dito sa mga government agency na binanggit, no? Kung hindi pa sila sinita ng pangulo, wala kaya silang internal na pag-analyze ng kanilang mga systems and procedures kung friendly ito sa publiko? Well, pagdating sa NBI, Jessica, kaya nga daw nag-improve yung kanilang sistema. Una, ay dahil na-experience talaga nila yung pinaka-worst pagdating sa reaction ng mga tao. And of course, yung nakikita natin mga media na kanilang serbisyong ibinibigay noon. So talagang nabatiko sila dyan. So nag-improve sila. Pero nung nag-improve na raw sila, ay nagkaroon din sila ng mga pag-aaral kung pwede pa nilang pagandahin yung kanilang serbisyo. So taon-taon mula noong 2015, nung ipatupad nila yung online application, ay meron silang mga improvement na ginagawa. Ang pinakabagong improvement na gagawin daw nila ngayon ay imbis na magpunta yung mga mag-a-apply sa NBI, kung marami naman yung mag-a-apply sa isang kumpanya, for example, o kaya isang eskwelahan, ay NBI na yung pupunta roon para mag-process ng kanilang mga clearances. So isa raw yan sa kanilang mga gagawing improvement para naman ma-decongest yung bilang ng mga nagpupunta sa kanilang mga opisina para mag-process ng mga clearances. Yun lang yung ating nakausap, Jessica. So kung nagagawa ito ng NBI, I'm sure ginagawa din ito sa ibang ahensya. Pero ang problema nga, tulad ng sinasabi ng SSS, yung kakulangan ng kanilang mga tauhan. 35 million yung kanilang kailangan serbisyuhan, pero 1 million yung kanilang mga tauhan at hindi natin alam kung ilan lamang yung kanilang inaalat para naman sa pagproseso ng mga dokumento. Kanina nga lang dun sa NBI, bagamat improve na nga sila na maituturing, meron din reklamo yung isa nating nakausap nga. Sinasabi niya, yung mga tellers dun sa lugar, dalawa lang yung nag-aasikaso. At nung malapit na siya, umalis pa yung isa. So bumagal yung proseso. So itong mga ganitong factors, Jessica, ay kailangan daw tugunan. Bagamat sinasabi ng pamahalaan na walang noon break, ito'y pulisiya na, dapat tuloy-tuloy yung trabaho kahit na lunchtime. Kapag may mga ganitong pagkakataon na hindi naman napupuno pala yung mga tellers at nag-aasikaso, talagang babagal yung serbisyo. So ito yung mga ibang mga simpleng bagay na pwede ng tugunan siguro na mga ahensya. Pero again, yun nga ang sinasabi nila, kakulangan sa mga tauhan and of course, pondo ang pinag-uusapan dyan, Jessica. Okay, maraming salamat sa'yo, Rafi Tima.